Ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Flor Diamante. Pag-ibig ang tunay na yaman. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Myla, umaasa pa rin kami ni Nanay Marina na darating din ang oras na magkakamalay ka ulit. Pasensya ka na kung kinailangan ko magpanggap bilang anak ni Don Justino. Ginagawa ko lang yun para kapag nagkamalay ka, meron kang madadatnan. Huwag ka mag-alala. Inaalagaan ko ang ama mo para pagkagising mo, makakasama mo pa rin siya. Myla, ilang beses ko nang sinabi to sa'yo, pero sasabihin ko ulit. Huwag kang susuko. Tandaan mo, meron kang amang naghihintay sa'yo. Isabel. Nay? Ito na si Fonzie. Isabel? Fonzie! Fonzie! Sobrang kitang mamis! Ako rin, mahal ko. Siya nga pala. Meron ako mga pasalubong sa inyo ni Nanay Marina. Galing si Stace. Eto. Ay, salamat. Hindi naman, Fonzie. Tuloy ka na. Para kahit pa paano eh. Sumaya ulit ang girlfriend mo. Si Myla. Ano po? Kumusta na siya? Ika-check up lang sa kanya ng mama mo. Eh, ganun pa rin. Wala pa rin kasiguraduhan na magkakamalay si Myla. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ako, malakas ang kumpiyansa ko na magkakamalay din si Myla. Ah, siya nga pala. Nabalitaan ko, Isabel, na sa exclusive jewelry designer ka na sa Diamante. Ah, oo. Ang totoo niyan, bago yun, eh, nag-aral muna ako ng jewelry designing dun sa May Kawayan ng ilang buwan din. Tapos, ayun, na-promote ako. Mm-hmm. Yung naikwento nga sa akin ni Isabel, yung design niya ang napili ng Diamante sa kanilang autumn collection eh. Sobra akong natuwa. Nakaka-proud. Congrats, Isabel. Deserve ba talaga yan? Lalo ko pang pagbubutihan ng trabaho ko. Para naman maging proud kayo sa akin. Hindi ka pa babalik sa Diamante Mansion? Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Kasama si Nanay Marina at Myla. Nagpaalam naman ako kay Don Justino. Wala ka bang balak sabihin sa nanay mo to? Fonzie, ayokong bigyan si Nanay Marina ng panibagong alalahanin. Pero delikadong ginagawa mong pagpapanggap na anak ni Don Justino. Matagal ko nang alam yan. Katunayan, may mga kaaway na nga akong iniiwasan. Sina Doña Cleopatra, Alessandro, at Attorney Fonseca. Si Alessandro? Anong ginawa sa'yo ng lalaki yan? Minsan, narinig ko ang usapan nilang mag-ina na may plano silang pabagsakin ako sa kumpanya. Sabihin mo sa akin, ha? Kapag may ginawang masama sa yung Alessandro na yan, mananagot siya sa akin. Hindi ko hahayaan na api-apihin ka ng matapobreng mag-inang yun. Huwag kang mag-alala. Kaya ko sila. At saka, sinisiguro ko na bawat kilos ko sa loob ay kalkulado. Dahil ayoko makahanap sila ng buta sa akin. Basta, palagi kang mag-iingat. Hindi kasi sa lahat ng oras mababantayan kita. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para maipagtanggol ka sa mga taong umaapi sa'yo. Lalo na si Alessandro Montenegro. Salamat, Fonzie. Napakaswerte ko at naging kasintahan kita.
Nagsiuwian ang lahat ng mga empleyado. Tamang-tama. Pwede kong isagawa ang plano ko nang walang makakakita sa akin. Ito ang computer kung saan nakasave ang HD version ng mga designs ni Isabel para sa Diamante Autumn Collection. Bingo! Ewan ko lang kung pagkakatiwalaan ka pa ni Don Ostino. Pagkatapos ng gagawin kong leakage ng mga designs mo sa mga kalabang kumpanya ng Diamante. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante, pag-ibig ang tunay na yaman, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mr. Ponceca, good to see you. Mr. Muad, tulad ng sinabi ko sa iyo sa phone kanina, dala ko na yung hard drive ng mga designs ng upcoming autumn collection ng Diamante International. That's nice. Magkano ibabayad ko sa iyo kapalit ang mga exclusive designs na yan? 5,000,000 pesos. Oh. And we're done. Masyadong malaki ang 5,000,000 pesos. Actually, Mr. Muad, sulit na ang 5,000,000 pesos. Sigurado naman akong 100 times ang kapalit noon once na nilons ninyo mga designs na to para sa inyong upcoming loans ng inyong bagong collection. Maniwala ka lang sa akin. Okay, Mr. Fonseca. Deal. Yes? Sir, ito na po yung pinabibili nyo. Bouquet of pink roses at saka isang box ng blueberry cheesecake. Oh, thank you. Welcome, sir. Okay. Iiwan ko ito sa desk ni Isabel. Pagdating sa main office, sana magustuhan niya. Good morning, Ma'am Isabel. Good morning din po. Kumusta na kayo? Mabuti naman po kami. Okay lang po. May bukay ng pink roses at isang box ng cheesecake. Kanino naman kaya galing to? Wala namang nakalagay na dedication card. Teka. Tatanong ako. Excuse me. Yes, Ma'am Isabel? Itatanong ko lang sana kung nakita mo kung sino yung naglagay ng mga to sa desk ko. Oh, naku, sorry. Pero hindi ko po nakita. Pagpasok ko pa lang kanina, naabutan ko na yan na nandyan. Ah, ganun ba? Yes, ma'am. Siya nga pala. Sa inyo na lang tong blueberry cheesecake. Oh? Paghatian ninyo ni na Ayesha at Abby mamayang break time. Sigurado ka, Ma'am Isabel? Oo, hindi naman kasi ako mahilig sa sweets. Well, kasabagay, may iniingatin kang figure. Thank you, Ma'am. May pang merienda na kami mamaya. Ang sarap talaga nitong blueberry cheesecake. Kaya kong ubusin ito. Maubos na. Ang bait ni Ma'am Isabel, no? Ay, totoo yan. Bukod sa maganda at sexy si Ma'am Isabel, napaka-humble pa niya. At saka kung kumilos at makisama sa kapwa-empleyado, hindi mo aakalain na siya yung nag-iisang eredera ng mga Diamante. Alam mo, kung siya magiging boss natin dito sa opisina in the near future, wala tayong magiging problema. Huwag sana si Doña Cleopatra at Sir Alessandro. Mamatapubi kasi sila eh. Sigurado ako, aapihino nila ang mga empleyado. Wala ko totoo yan. Ewan ko ba kung bakit pinagkakatiwalaan pa sila ni Don Ostino. Parang magiging kawawa lang si Ma'am Isabel sa kanila. Ay, kayo pala, Sir Alessandro. Blueberry cheesecake ba yan? Opo, sir. Yes, sir po.
Bigay po sa amin yung mga Isabel. Ganon? Bakit po? Yung kinakain nyo, galing yan sa taong sinasabihan nyo ng mata pobre. Ay, sana masarapan kayo. Ay! Naku! Naku! Ayan! Narinig yata ni Sir Alessandro yung usapan natin. Ay, good luck na lang sa ating tatlo! Sandali! Pasabay sa elevator! Isabel? Alessandro? Ikaw pala. Gusto ka na. By the way, sa akin pala galing yung bouquet ng pink roses at isang box ng blueberry cheesecake. Oh. Pinamigay mo lang sa mga empleyado natin. Sa'yo pala galing yun. Pasensya ka na kung pinamigay ko yung cheesecake, ha? Hindi kasi ako mahilig sa sweets. Alam mo na, may minimaintain akong figure. Hindi bali. Sa susunod, iba naman ang ibibigay. Sorry, Alessandro. Pero hindi ko kailangan ng anumang bagay mula sa'yo o sa pamilya mo. Galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? No? Hindi ako galit sa'yo. Pero hindi na ako magtitiwala sa'yo. Itinuring na kitang isa sa mga taong dapat kong pag-ingatan. Isabel. Saan man punta mo? Bakit mo ba ako sinusundan? Ipaubayan mo na sa akin ang pagiging CEO ng Chamante International in the future. Wala tayong magiging problema. You know what? Wala naman akong pakialam nung una kung sino magiging susunod na CEO ng Diamante. Pero dahil sa nalaman ko agad ang ugali niyong mag-ina, nag-decide ako na lumaban na rin for CEO pagdating ng panahon. Hindi ko hahayaang mapunta ang mga pinaghirapan ng aking ama sa mga katulad niyong ganed. Sabel, hindi mo ako kilala. Kaya huwag mo akong sabihan ng ganed. Sige, kung yan ang desisyon mo, ang kalabanin ng mga Montenegro, good luck. Balikan natin ang kasaysayan ni Flor Diamante, Pag-ibig ang Tunay na Yaman, dito sa ating dulang, Mga Ginintuang Kasaysayan. Ngayong araw ang monster namin ni Isabel. Siguradong magugulit siya sa regalong ibibigay ko sa kanya. Nasaan na kaya siya? Anong oras kaya siya bababa? Valentin Alfonso Rivadavia. Naligo ko yata. Ikaw pala, Alessandro Montenegro. May sinusundo lang ako, kaya ako narito. So ano, kumusta ka na? Kailan ka ba magiging CEO ng Chamante? Iyon ay kung mapupunta nga sa iyong posisyon. Don't worry. Darating din tayo dyan. The CEO position. Nakatadhana na yun sa akin. Eh ikaw, kailan ka magiging successful tulad ko? Hindi naman ako nagmamadaling maging successful sa buhay. And besides, masaya na ako kung anuman meron ako ngayon. Oh, nandito na siya. She's my total happiness. Fonsi? Alessandro? Alessandro, meet my girlfriend, the love of my life, Isabel Diamante. Ano? Boyfriend pala ni Isabel si Fonsi. Bakit sa dinami-dami ng lalaki dyan, bakit yung mortal kong karibal pang napili ng mahalin? Oo, nagsisense ako. Alessandro? Ma. Ano ba nangyayari sa'yo? At saka ano yung narinig ko? Nagseselos ka? Kanino? Wala ko ito. Binubuhos ko lang ang frustrations ko sa buhay. Anak, tama na yan.
You're so wasted. Ma'am. Maligo ka at magpahinga ka na. Maayaw ko na kalabanin si Isabel. Anong sabi mo? Bakit ngayon ka pa sumusuko? Dahil sa mga ginagawa natin, lalo lang lumalalim ang galit niya sa akin. I can't take this anymore. Ayoko na. Teka. Huwag mong sabihin sa akin na nai-inlove ka na sa babaeng yun. Yes, ma. I'm in love with Isabel. Pero imbis na mahalin niya ako, lalo lang niya akong kinamumuhuyan. It hurts, ma. Lalo pat mas pinili niyang mahalin yung mortal kong karibal. Sino? Si Valentin Alfonso Rivadavia? He's a loser! Huwag kang mainggit sa kanya. Ma, maaaring successful ako sa pera at karir. Pero aanin ko lahat ng yun kung wala naman sa akin ang kaligayahan ko. Ang totoo kong kaligayahan. Sigurado ako si Isabel ang kaligayahan ko, ma. Pero dahil sa nalaman kong nagmamahalan sila ni Ponce, parang nawala na sa akin ang kaligayahan ko. Tigilan mo na yung kahibangan mo sa babaeng yun! Alessandro, you deserve better! At huwag mo sanang kalimutan ang mga plano natin. Mas importante ang kapakanan ng pamilya natin kaysa dyan sa pag-ibig mo wala namang mararating. I'm sorry, ma. Pero huwag nyo na akong isama sa mga plano nyo. How dare you, Alessandro! Pagkatapos ang mga ginawa kong pabor sa'yo, iiwanan mo lamang ako sa ere? No! Hindi ako papayag! Buo ng desisyon ko. Huwag nyo na akong isama pa sa may itim niyong balak laban sa pamilya Diamante. Sige! Gawin mo yan! Pero magkalimutan na rin tayo. Ma. Itatakwil kita dahil wala akong anak na ingrato! Tuluyan na kayang magkagalit ang maginang Cleopatra at Alessandro nang dahil kay Isabel. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Susan Robles, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, James Quaton, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Jenalyn Villacruz sa papel na Flor Diamante. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Production assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Phil Cruz. Mga ginintuang kasaysayan.